Anyong! At ayan na nga, may isang bata na naman na tuwang-tuwa dito. Nareceive niya na kasi yung sapatos na self-reward niya. Simula nga nung nag-busy yung trabaho nila, 7 days a week na sila pumapasok, tapos kapag weekdays, overtime nagkaroon pa. Nagkaroon na nga ako ng idea, nung nagtitingin siya sa online na gusto niyang bumili ng sapatos, tinanong niya pa nga ako kung maganda. Siyempre, sabi ko maganda yan. Nagandahan din naman ako kasi maporma naman, kaya sabi ko, bilhin mo na yan kasi deserve mo naman kapag yan. Kapag kasi may bibilhin siya, required talaga na may comment ako. O, diba? Supportive yarn. Okay lang naman i-reward yung sarili paminsan-minsan, basta uunahin mo yung mga needs at saka yung savings. Pag inuna mo kasi yung luho mo, sigurado kung nga ka talaga. So, dahil nga masaya daw siya, manlilibre daw siya, yehey! Wala talaga akong balak kumain ngayong gabi, kundi yung cereals lang na may fresh yun milk. Yun pala, wala ng fresh milk sa rep namin, kaya sabi ko, be, bumili ka naman ng fresh milk sa tapos baba. Tapos naalala ko, wala na rin pala kami sabon na panlaba. Ano ba yan? Nakasalang na yung labahin ko sa washing, wala pala akong sabon. Kaya ang ending, ayun nga, nag-aya na lang siyang kumain sa labas. Buti na nga lang maraming mabibilhan dito sa tabi ng building na tinitira namin. May 2 convenience store, tapos may isang maliit na department store pa dito sa tabi ng bahay. Malapit lang din pala yung kakainan namin. More or less 3 minutes lang yung lalakarin. Sira na naman ang diet ni ate girl. Palapad na ng palapad. Di bale, may bukas pa naman. Ayan, at nandito na nga kami sa kakainan namin. At may sumalubong nga sa amin na 2 kumakaway na pusa. Meow! Nasa entrance pa nga lang kami, nakita ko na si Adjuma nagsiserve na ng tubig dun sa table namin. Usual na kasi yan dito, nakapagkakain ka sa labas, iseserve ka agad nila yung tubig sa table. Medyo mo. Nagulat nga ako kasi akala ko nag-increase na rin yung presyo ng kalbitang. Yun pala, ibang dish to. 13,000 won lang kasi yung in-order talaga namin na beef soup. As usual nga, nauna nilang iserve yung mga side dishes. Siyempre, ang walang kamatayang ikaw kimchi. Ikaw na nga rin palang kukuha ng chapstick at saka kutsara dyan sa drawer. Meron na nga rin dyang tissue. Ikaw nang bahalang kumuha. Speaking of tissue, naalala ko nga yung classmate ko nung college. Kapag nakakita ng tissue sa kainan, inuuwi ba shout naman? Shout out to you girl, ang walang kupas na sex bomb na si Micaela. Gekenemen, alam na this. At nainita na nga itong si Bebes, kaya nagtanggal na siya ng jacket. Ayan, at lalantakan niya na nga yung side dish. Hirap na hirap yun. May tong naman. Ayun na. Ewan ko ba dito? Ayan, natawa tuloy siya sa sarili make niya. Make your life easy, my dear. Ayan, at ginupit-gupit niya na nga yung radish kimchi. Tinikman niya na nga at masarap naman daw. Siyempre, magpapahuli ba naman ako? Meron nga silang radish kimchi, tapos itong napaka-beige, at saka itong kulay green na hindi ko alam kung anong tawag, pero masarap nga talaga. Side dishes pa lang nila, mukhang mabubusog na ako. Ang ganda nga rin itong place nila. Maaniwalas, tapos maliwanag pa, ang sarap mag-picture. Excuse na lang sa may ingay na lasing. Ayan na nga, kisinerve ng isang palayok na nilagang baka. Kumukulo at umuusok pa nga. Binigyan na rin kami ng rice ni Anjuma. Bilang paggalang, nag-thank you na nga rin isa ako. Isa nga to sa paborito naming kainin, lalo na ngayon at lumalamig na naman. Nagtataglagas na nga at malapit na ang winter. Bilib nga rin ako sa pagluluto nila, napakalinamnam, ang sarap kahit ganito lang yung ingredients. Bukod nga sa malinamnam na sabaw, ang lambot pa nung laman ng baka, humihiwalay na siya ng kusa sa buto. Parang ito yung version ng bulalo sa atin. Kaya lang sa atin, maraming sahog. May patatas, may cabbage, may saging at kung ano-ano pa. Eto nga, mushroom lang at saka spring onion yung nakalagay na gulay pero katalo na yung lasa. Ganito nga pala yung easy way sa pagkain ng kalbitang. Ihiwalay muna yung laman sa buto. Pagkatapos, pwede na siyang gupit-gupitin kung gaanong size ang gusto mo. Nung bago pa nga lang ako dito sa Korea, nagtataka ako bakit may kasamang gunting at saka tong na isineserve sa amin. At dun ko nga napagtanto na yun pala ang purpose niyan. At bago pa nga tuluyang lumabig yung sabaw, kakain ako. Ito nga talaga yung laging cravings ni Bebes, ang kalbitang. Binabalik-balikan talaga namin to kasi nga ang linamnam ng sabaw. Ang sarap nga ng karneng baka, napakalambot ng laman. Habang nagsisimula na nga akong kumain, si Bebes naman gagawin niya rin yung ginawa ko kanina. Tatanggalin niya na nga yung mga buto at gugupitin niya na rin yung karne ng baka. Ayan, natapos niya na at kakain na nga rin siya. Craving satisfied na naman si Bebes. At syempre, mawawala ba naman ang paborito niyang kanin? Pinoy tayo eh, rice is life. Etong si Bebes, pag nawala ng kanin niyan sa rice cooker,
Nicole, masakit pa sa breakup ang pakiramdam niya. Siya lang ba o yung mga jowa at asawa niyo sa rin? Sa Pinas pa lang talaga kami malakas ng kumain ng kanin yan. Di ba rin ang mawala ng ulam, wag lang ng kanin. Hindi naman halatang sarap na sarap ka dyan, bebes. O ayan na nga, kakain na muna kami. Considered bonding na talaga namin ang mag-food trip. Kasi nga, madalas busy sa trabaho. Bihira na nga rin kaming makagala. Kasi nga, kahit weekend may pasok na rin siya. At kapag free nga ako ng weekend at may pasok siya, tinatanong ko na lang siya kung anong gusto niyang kainin para pag uwi niya, kakain na lang kami ng sabay. Hindi na rin kasi talaga wise yung kakain ka palagi sa labas, masyado nang magastos. Lalo na ngayon na kahit sa mga ganitong kainan, nagtaasa na rin yung mga presyo. Oh, baka si President Marcos na naman sisihin mo. Joke lang. Wala namang masamang kumain sa labas paminsan-minsan. Self-reward na rin yan. Masarap din mag-relax at kumain sa ibang lugar, di ba? Sila ba pa rin sa Sino ba namang hindi gaganahan kapag ganito yung kasabay mong kumain? Kaya nga kahit diet ka, sasabihin mo na lang na bukas na lang ako magda-diet. Matatakam ka naman talaga sa pagsubo niya. Kaya nga grabe na rin yung tinaba ko. Ayan, last bite na nga lang at matatapos na kaming kumain. Sabay mo lang lahat na. Sob na naman si Bebe. Ito na nga yung kinainan namin, oh. Parang dinaanan ng bagyo, pati side dish taog. At halos hindi na nga ako makatayo sa upuan sa sobrang busog ko. Hala, sige, dukot, Bebes. Ayan, at nagbayad na nga si Bebes. Thank you sa pa-dinner, my Bebes. Magasamida. Magasamida. At may pa-free pa nga na face mask. Dahil busog na, uwi na tayo. Nadaanan nga din pala namin tong bilihan ng mga prutas at gulay. Kaya naisipan na rin naming tumingin ng prutas na pwede namin bilhin. Nakita ko nga tong orange, 6,000 won, isang basket na, kaya kinuha ko na. Tamang-tama nga yung taglamig na panahon, kailangan natin ng maraming vitamin C, iwas sa sipon at ubo. Medyo mura nga din yung itlog dito, mahal kasi to sa grocery eh. Kaya lang nakapagpabili na kasi okay, bebes kahapon. Kumuha na rin pala kami ng saging, worth 3,500 won. At eto na nga, magbabayad na ako para makauwi na kami. Bagong bukas lang din pala tong tindahan na to. Malapit din dito sa bahay namin. Ayan, nakabayad na ako. Tuuwi na nga kami. Bye! Thank you for watching!